Kasama ilang tauhan ng US Embassy. Sa police station tayo na. Pinaributan ng mga tauhan ng Laguna Provincial Intelligence Branch si Fernando Laude Sayasaya nang huminto ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Calamba, Laguna. Saka pinusasan ang sinasabi nilang high-value target. Si Sayasaya ay dating Pilipinong pari na nakabase sa North Dakota sa Amerika na wanted sa US. Dahil sa pangmamalesya umano sa dalawang magkapatid na Amerikanong batang lalaki mula July 1995 hanggang August 1998. Alam niya na papalabas na yung warrant to Baris, nagpaalam siya doon. Sa Amerika. Nagpaalam siya doon na uuwi muna siya, magbabakasyon siya sa Pilipinas. Ang mali niya, sinabi rin niya sa Pilipinas siya uuwi. Kaya nagkaroon tayo ng tracking dito. O nagkaroon tayo ng validation doon sa address na ibinigay doon sa warrant to Baris, wala siya doon. So tinrack down natin kasi may mga kakilala siya. Hanggang na nandun nga sa Barangay Loob, Calamba City. July 30, 2010, na magpalabas ang Manila RTC ng warrant of arrest laban kay Sayasaya. Maharang hilingin ng US court ang extradition ng dating pari dahil umano sa multiple counts ng pang-aabuso sa mga minor de edad sa Amerika. 1998 daw, nakalabas ng Amerika si Sayasaya. 2002 pa nang sampahan ng kaso doon at lumabas ang warrant. Sabi ng PNP, papalit-palit ang pangalan si Sayasaya at nagpapalipat-lipat din ang tirahan para makaiwas sa huli. Pagkalipas ng 15 taon ng pagtatago, nakakuha ng tip ang Laguna Police sa kinaroroonan ng dating pari na nagresulta sa kanyang pagkakaresto. Mula nang i-launch natin itong Project Janitor Face, sa ngayon close to 700 na mga naaresto na nating wanted person and most wanted person. So talagang tinututukan natin ito, even yung mga warrant o paris ibang bansa, hindi na natin pinapalampas pa. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Dinala na sa Maynila ang inarest ng pari at agad i-extradite pabalik ng Amerika para harapin ang kanyang kaso. Dito sa Laguna, hindi tayo papayag na gawing taguan ito ng mga wanted. Kailangan na talagang naibalik natin siya doon sa original ano niya, kung saan siya nagkaroon ng kaso. E para magkaroon niya ng justisya yung mga biktima na naabuso nitong paring ito. John Consulta, GMA News.